So ayan na nga guys, dahil nagprito kami ng isda kanina, so may gagawin tayo yung pampakintab ng fretboard. Yan, para hindi na mumutla yung ating fretboard, pupunasan natin konting foam, konting pinagpretuhan ng tinapa. Okay na, okay na. O, di ba? Laksa tayo lemon oil, boss eh. Elon, eh, medyo mahal kasi yung lemon oil, kaya pagtsagaan na natin to. So, yan guys, flex ko lang ang aking nabiling bagong string. Yan, Ernie Ball Extra Light. 10, gauge po siya na 10 and 50. Diba, yan. Actually guys, hindi ko alam kung anong gagawin ko sa video na to. Kaya yan, zoom in, zoom out. Zoom in, zoom out. Ganyan lang yan, oh. Zoom in, zoom out. O, diba? Wow. So, ngayon guys, ilalagay natin itong string na to. Pero syempre, bago natin siya mailalagay, kinakailangan muna nating tanggalin ang lumang string. So, yan. So, yan ang lumang string. Medyo kinakalawang na. Uy, tignan mo yung foam namin, oh. Napakalupit. Naagnas na. Yan. So, flex ka lang muna yung gitara ko. Yan yung gamit kong pang-guitar tutorial. Yan. So, mamaya lang, tatanggalin natin yung string para malagyan natin yung bagong string. Yan. Diba ang alikabok? Ganyan mag-alaga ng gitara. Yan. So yan guys, tinatanggal ko na yung string, yung lumang string. Siyempre habang tinatanggal yung lumang string, dapat naka visible yung ating ipapalit na string. Yan, para medyo, di ba? Parang pro. Ikot-ikot lang. Yan, tulad ng ginawa ng yung jowa. Pinaikot-ikot ka lang hanggang sa iwang ka na niya. Sa kabila ulit. So kailangan mo lang yan, guys, na luwagan. Yan, luwagan muna. Pag medyo hirap ka mag-ikot dun sa ating pang-ikot, eh kamayin mo na lang. Hindi naman mapapalis yan. Yan. Ikot lang guys. Kinakailangan natin kasi ito para mas mapabilis ang ating pagtanggal ng string. Sabay lang kayo dyan guys ha. Mamaya ilalagay na natin yung bagong string. Diba guys, maraming paikot-ikot. Parang love life mo lang yan. Pinaikot-ikot ka lang. So ang tawag dyan guys ay string rewinder. Yan, kung ikay nagigitara at mahilig ka magpalit-palit, yan, palitan mo na rin yung pati girlfriend mo. Bili ka ng string winder pag ikot para mas mabilis matanggal at maluwagan ang string. So okay na siya. So ngayon guys, yan yung ating bridge pin. Yan, so hindi ko alam kung anong tawag dito, pero ang alam ko dito ay pangsungkit. Yan, sungkitin lang natin yung mga bridge pin. Yan. Ito ang pagsungkit niyan, guys. Hindi pwedeng kahit ano-ano lang, lalong hindi pwede yan ang plies dahil baka maputol yan. Yan. Pag naiangat mo na, guys, eh siyempre kamay mo na yan. Kamay. Yan. O, di ba? Napakadali, ang tabi mo yan, ha. So ito, guys, yung yung luma nating string. So, pakit na yan, tapon na natin yan. Luma na yun, kinakalawang na. Tsaka tulog-lata na. Yan. Yan guys. So dyan guys, napunasan ko na yung ating fretboard, di ba? Parang bago. Baka pinagpretuhan yan. Yan. Di ba? So ngayon guys, lalagyan natin yung string. So paglalagay ng string guys, yan, hitakatakin mo ng sagad. Tapos isukat mo siya dun sa susunod niya na. Yan, tapos i-adjust mo lang siya. Yun yung pinaka-guide mo. So guys, ganito ako maglagay ng string kasi parang guide ko na yun. Yan. So guys, itutunan natin siya kung para masampulan na natin. Yan, ang tawag sa tuner na yan guys ay Pitch Lab Pro. So 3 to 4 times siyang itutono guys ba, para makuha mo yung tamang tono. Kasi mapagbago yung string, humahatak pa siya. Madadalawin din ito guys sa Google. I-search mo lang Pitch Lab Pro. Second string. First string.
So ayan na nga guys, nailagay na natin yung string. So pasensya na, medyo matagal siyang ito, no? Kasi nga 3 to 4 times, buruin mo ngayon, di ba? Maraming minuto yung nakaabutin. Yan, flex ko lang ulit, di ba? Napakalapit, kumikintab na. Dahil yan sa ating taal, taal na pinagpratuhan sa ating tinapa. Uy, so mamaya lang, sa soundcheck na natin yan guys. Yan. So natatanong ko magkano ko nabili ang string ko guys, eh 99 pesos lang yan sa Shopee. Yan. Yan. So kailangan natin ng cutter guys, kasi yung mga excess na string kailangan natin putulin. Masakit yan pag naikawin natusok. Yan. Kailangan mo lang ng cutter. Yan. Pluck. Diba? So kailangan mo lang putulin lahat yan para walang sumisegway-segway dyan. Oh. Uy! Diba? Napakalupit. So ayan na nga guys, nailagay ko na. Naitono ko na rin, so soundcheck tayo. Yan, di ba? Mabilis yung soundcheck lang tayo guys. O, di ba? Nice ba? Sa plucking yan, mamaya kasi strum natin para mas marinig yun yung pinakamalapit yung tunog. Napakalupit. Kagandaan yan guys, hindi siya masakit sa kamay. Tamang-tama lang, kaya mas pinili ko yung gauge na 10-50. Kasi sakit sa kamay yung ano eh, mas matigas eh. Yan. Let's soundcheck naman natin ang ating nabiling strings na Ernie Ball. Kadalang soundcheck buong buo kahit na yung gauge nito ay 10-50 lang siya. Light gauge lang. Pero solid yung tunog niya compared sa nauna kong gamit. Siya. Sulit na sulit. 99 pesos lang sa Shopee. So yun lang guys. Like and share for more nonsense video.